Gulay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Ngayon pong umaga po ay pupuntahan ko po yung nakuha po naming buwisan na lupa. So yung po ay isang panahon po na gulay na tataniman po namin. Ang buwis po namin doon ay 7,000 at ang luwang po niya ay 4,000 square meter. So yun naman pong tataniman ko po na yon ay yung po yung pantagulan. So ngayon yung season na to sa amin ay tagaraw. Kung may napansin nyo, meron pa akong talong na maliliit. So puno pa po ng talong yung aming mga lupa dito sa amin. Kaya naghanap po kami ng mga lupa na pwedeng buwisan o pwedeng sanlaan. So nakahanap po kami pero buwisan lang po. Isang tanim lang po kami doon. Kaya mag-start po kami ng tanim doon mga June. Kalagitnaan po ng June para po pagka namunga po yung ating tanim na kaliksto ay saktong-sakto lang po sa panahon na tagulan dito sa aming lugar. So doon nga pala sa maliliit natin mga kagulay, abangan nyo po yung first service ko po doon. Tapos ito nga yung mas matanda ko, yan nga pala yung matanda ko ay halos 3 months na po yan. Ayan, so ngayon titignan natin dito kung maganda yung makukuha namin lupa. So ngayon ko palang din makikita yung lupa na yon. Pero sa kakilala lang din po namin dito sa lugar din namin. Pero yung area po hindi ko pa po siya nakikita. At hindi ko pa alam kung ito man lupa na to ay medyo mabato o medyo buwaghag at may bunga-buhangin. So titignan natin ngayon. Siyempre pupuntahan natin ngayon at ipapakita ko sa inyo yung lupa na aking tataniman. So ayun mga kagulay, tatanim na ulit kami nitong tagulan, puro talong. Ayan, dire-diretso po, halos parang straight yata, 1 year kami nagtatanim ng talong. So yun mga kagulay, tara at samahan nyo lang ako at tignan natin yung lupa na nakuha namin. 4,000 square meter daw yon, so 7,000 po ang aming buwis. Hanggang sa kung po yun, simula pagkatanim hanggang sa matapos pitalong, yun po ang kabayaran po ng isang panahon po kung tawagin dito sa amin. So tagulan po yun. Hindi na po kasama yung susunod na season na tagaraw. Kaya tumatakbo sana ng 1 year sana yon. Pero kinuha lang po namin ng isang panahon o tagulan lang po ang aming kinuha. So yon, tara mga kagulay at tignan natin kung maganda yung tataniman na lupa na yon. So yun po, tara. Bibi! Sasama ikaw? Sasama? Sa mga kagulay, nandito na po kami. Sige, mauna kayo. Ikaw na. Daw. Oh, walang gulit kayo dyan. So yun mga kagulay, dito daw po pala yung daan niya. Titignan natin yung sinasabi na lupa. Ang buwis po na 7,000 pesos po sa isang panahon po tagulan. Ayun ang tataniman ko mga kagulay hanggang yung talong natin hanggang tagulan po yan. Meron po tayong video update ayan sa mga gusto matuto magtalong. Puro talong tayo ngayon. Pero may tatanim ako nitong tagulan, ibang gulay. So abangan nyo lang po yun. So pasensya na rin po sa hangin. Medyo mahangin na rin po ngayon. Medyo patanghali na rin.
So ito, mais. Ayan, puro mais po ang karamihan dito. Natanim. Tignan natin yung kon dito. Yung lupa. So ngayon, mukhang natatanong ko na. Mukhang ito yung sinasabi nung pinagtanungan ko po kanina. Ayan, kung mapansin nyo yung kubo. Ayan, pasensya na po sa aking video. Kung medyo malog, naglalakad po kasi tayo. So ito nga, ito na nga siguro yun, makakagulay. 4 minutes upat daw yung lupa. Pinagsibuyasan ito. Siguro yan, isang diretso. So ito na po pala makakagulay yung lupa. Titignan lang natin yung sangka, kung maganda yung sangka niya, kung makakatubig ba tayo kung sakaling hindi umulan ng panahon ng tagulan. Kasi may panahon kasing buwan na tagulan siya pero madalang ang ulan. So titignan pa rin natin yung source ng patubig, kung okay nga ba yung mga sangka. So ito medyo malapit lang naman din sa amin. Kung natatandaan nyo, tinataniman ko ng talong na mayroong akasya. Ayan. So medyo malapit lang po ito sa akasya na tinaniman ko noon nakaraan. Eto, may sangka. Mukhang okay naman. Kasi pagka panahon kasing tagulan at di umulan, kahit paano may source pa rin ng patubig. So medyo malakas na may ilog noon pagka medyo umulan. Ayun, so yung kabila po na yung nakikita nyo, pechay po yata yan, yung tanim na yan. Ayan, naka-plat. Pero ito, 4 mil sukat, isang diretso. Ayan, simula po hanggang doon po yan sa may dulo. Ayan to, tataniman natin makakagulay ng talong nitong June 15. So maganda, latag, tsaka kalupaan pala. Ayos, ang ganda to. So yung makakagulay, ito na po yung kukuha natin lupa. So ang kagandaan pa dito, na ipapasok pa yung sasakyan. Ayan, so yung tractor yung gagamitin natin dito kasi pagkatagulan medyo mahirap yung daan dito. Ayan, ito po yung magiging daan nya. So ito po yung kabuuan ng lupa. Ayan. Ayan, so abangan nyo na lang po mga kagulay. Ayan, pauwi na rin po ako. Kasi ako ngayon mga kagulay, pupunta pa sa Pantabangan. So pinasaglit lang po sa akin itong lupa. So yung kaya sinabi ko medyo malapit sa amin, yung bahay po namin ay ayun lang po. Okay, hindi nyo pala makikita. So abangan nyo na lang po. Ayan, so hindi na po kami mamumula doon. Bibili na lang po kami ng nakasidling tray. Ayan, kasi medyo mahirap kasi mamumula noon pagka medyo umulan na yung panahon. Mahirap na maggayak ng taniman ng upulaan. Kaya ayan, so makikita nyo pala mga kagulay yung dati kong tinaniman ng calyxto noon, yung merong mga akasya. Kung mapansin nyo yung pinamataas na puno po na yun. Ayan. Ayan guys, yung tinaniman ko noon ng calyxto F1 noong tagulan. Ayan, so yan po yung akasya na yun. So dito naman tayo sa may kabilang side. Dito tayo nakakuha ng lupa. Ayan, sana swertein pa rin tayo doon sa tatanim natin calyxto. Ayan, sana dire-diretso. Tsaka hindi sana masira ng bagyo. Kasi dito pag panahon ng tagulan, bagyuan talaga yun. Malalakas na bagyo. So talagang ganun din natin alam kasi kapalaran natin. Kaya talagang sacrifice mo talaga na kailangan nung magtanim kaysa sa wala kang anihin. So kailangan dire-diretso lang. Ayun, so pauwi na kami. Kasama ko yung asawa ko tsaka yung anak kong bunso. So ayun, thank you, maraming salamat. Abayan na lang po yung mga video ko.